Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako si Camille, tambalanista since 2012. Hindi ako sure if maalala ni Nicole pero ako yung umorder ng chocolates na hindi na i-deliver sa Umingan, Pangasinan dahil hindi mahanap ng courier. At talaga ba? Sana kapag may chocolates na ulit, mahanap na ng courier. Naka-order pa din naman ako pero ipinadala ko sa friend ko sa Manila. Ang sweet nga ni Nicole kasi she took the time na i-laminate yung message ko for my friend. Ay, oo nga. Yes. Naalala na. Oo, naalala ko na. Anyway, I am based in Guam and isa sa mga plano ko ay dumalaw sa inyo pag uwi ko. Ngayon pa lang, nag-iisip na ako ng iaalay sa tambalan. Kahit lagi niyong sinasabi na wala namang kailangan dala kapag bumisita, alam ng tunay na tambalanista na sa kaibutura ng puso ninyo, kinikilig kayo kapag may regalo ang mga dumadalo. Sa true! You know us very well. Hashtag budol. Hashtag scam. Na-discover ko kayo nang mawalan ako ng trabaho early 2012. Alam kong paulit-ulit ninyo na naririnig ito pero isa ako sa mga sinalba ng tawa ninyo. Wala pang masyadong social media noon kaya curious ako dati how you guys look like at kung bakit madalas na mabuli ni Nicole si Chuper. Dahil everyday listener niyo ako, na-impluwensyahan ko din ang kapatid ko na makinig sa inyo. Magpahangga ngayon na nasa Florida na siya, regular listener pa din siya ng tambalan. Pasensya na po sa napakahabang intro ng letter ko at sana ay hindi kayo na-bore. Ay, hindi, taga-Guam ka! Oh. Yung kapatid mo, taga-Florida! Ay. Gaano ba naman? Napakaliit na bagay na magpadala ng ano. Sabi nga, di ba? Ano ba meron doon? Kahit, alam mo ka. Alam. Sa Florida, Pampanga ba? Pinag-uusapan natin. Ay, hindi ba? Teka lang. Florida, Pampanga. O pwede din, sisig. O, hindi naman po kami choosy. O, sa mga skinless, pwede na. Skinless. Papatulan namin yan. Oo naman, lahat tinatanggap natin. Oo naman. Lahat appreciated yan. Oo naman. Well appreciated lahat. Skinless longganisa, pwede na ha. Sisig ha. To sino? Samahan mo na. Daming bilin. Pasensya na po sa napakahabang intro ng letter ko at sana hindi kayo na-bore. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang aking whirlwind romance. I have been single for 7 years na makilala ko si Andy. That was September 2016. Yung kapatid niya dito sa Guam, tinanong ako kung gusto kong makachat yung kuya niya. Ipinakita sa akin ang picture. Matangkad, maputi, gwapo, at may trabaho. Naalangan ako ng kaunti nung una kasi hindi ako kagandahan tapos medyo chubby pa. Gamit ang kabaitan bilang puhunan, pinush ko. Gusto ko tong line na to. Na kapag ka medyo alam mo sa sarili mo na kulang physically, gamitin mo ang kabaitan bilang puhunan. Pero gaano ko ba madami mga cute magagandang chubby naman, ha? Oo. May ma-appeal. Meron, di ba? Pero pinaka ma-appeal talaga sa lahat, yung maganda yung kalooban. Yes. Yung talaga yung katotohanan dyan.
Anyways, gamit ang kabaitan bilang puhunan, pinush ko. Nag-chat kami sa Messenger at dahil marupok ako katulad ni Nicole, kami na in 2 weeks. Hindi ko naman masyadong sineryoso. In my head, hindi naman magtatagal. Siguro, so laro-laro lang. 2 months after, umuwi ako sa Pilipinas with my 2 other friends. Nakaset kasi ang Malaysia-Thailand trip namin at may layover kami sa Manila. I told Andy na kung gusto niya ako makita, pwede niya akong puntahan sa airport. He said he wanted to see me. At dahil mahilig naman ako manghingi ng signs, sabi ko, if he is the man destined for me, he will give me flowers when he sees me. Paglabas ko ng immigration, he was right there, holding a bouquet of red roses. As fate would have it, hindi ako nakasama sa planned trip with friends dahil yung passport ko was expiring in 6 months. Instead, I went to Baguio with Andy. And the rest was history. 3 taon na kaming kasal ngayon. I'm still in the process of petitioning him dito sa Guam para magkasama na kami. Maraming kaming challenges dahil magkalayo, pero dahil sa awa at gabay ng Diyos, nalalampasan naman namin. Sana, the next time that I write to you, magkasama na kami. Salamat tambalan! Lubos na gumagalang, Camille. Sana sa susunod na the next time that you write to us, Camille, natanggap na namin yung alay mo para sa amin. Charot! Yun talaga yung importante sa lahat. Yun talaga ang mahalaga sa lahat. Girl. Kahit na mauna na yun, kahit di ba kayo nagkikita, unahin mo na, mo pwede na naman. Gagawin kong perfect example yung tambalanista natin na nandito sa Pilipinas pero nasa malayong lugar ng Pilipinas. Nagkaroon siya ng way para maipadeliver yung gusto niya ipadeliver sa amin. Kasi madali lang po. Oh, posible. Hiding na po ang world ngayon. Hindi na, wala na po tayo sa panahon ng telegrama. Lahat po na tama. Parte ng mundo ay inabot na po ng chinelas at coke, di ba? So, lahat ay posible. Yan. So, I hope, na patagalin. So, I hope next week na, Camille. Oh. Anyways, Camille, well, thank you. Ako, naaliw ako dun sa long introduction mo about the tambalan, how you discovered us, and how we are part of your lives, and how much you know us, di ba? Gustong-gusto namin yung sinabi mo. Ako, gustong-gusto ko personally yung sinabi niya na lagi namang sinasabi ng tambalan, hindi kailangan na may alay, pero sa kaibuturan ng puso ng tambalan, kinikilig sila pag may regalo sila. Totoo yun. Alam mo, it doesn't take much to please us sa true lalo. Correct. Oo, minsan kasi, alimbawa, eto isingat ko lang ha, minsan meron kang mga kaibigan na feeling mo yayamanin, may mga kaibigan ka na feeling mo kaya naman niyang bilhin yung mga gusto niyang bilhin, kaya pagdating ng Pasko, hindi mo siya nireregaluhan. Pero ang hindi mo alam, madami siyang mga bagay na kailangan na minsan hindi niya na nabibili. At ang hindi mo alam din, 'di ba? Natutuwa siya, maalala mo lang siya. Correct, diba? Totoo 'yan. May kakilala kaming mayayaman, yung mga listeners din, yung mga nakilala na mag-iisip ka, ano kaya pwedeng iregalo sa kanya? Kaya niya namang bilhin. Yun yung laging iniisip. So, ending, hindi mo, wag na lang natin regaluhan kasi kaya niya namang bilhin, di ba? Totoo. Pero wag ka, nung nagbigay ako ng simpleng pastillas lang, partner. Yung pastillas na nabibili lang sa ano? Oo. Hindi siya special pastillas. Correct. Yung pangkaraniwan lang. 3, 4, 50. Yes. Sobrang niya na-appreciate. Hindi mga binigay yung 3 eh. Isa lang ang binigay. Hindi pa lang ibinigay yung 3, 50. Talagang yung isa lang talaga yung binigay. Pero sobrang niya na-appreciate. Feeling ko nung tinikman ko yung isa doon, matigas na eh. Yung hindi man lang bagong luto. Oh, 'di ba? Pero grabe niya na-appreciate. 'Di ba? Pag-iisipin mo, kaya namang bumili ng special. Correct. Na yema, pastillas. Madami noon. Yes. At anytime, 'di ba? Pero ito dito papasok talaga yung it's really the thought that counts. Diba? yung maalala kanya, sobrang big deal. Sinasabi po namin ito kasi sa Pasko gusto ko po makatanggap ng maraming regalo yung tambalan. And tandaan po natin, it doesn't take much to please us. Pwedeng pastillas na pwede namin i-recycle sa mga mayayaman namin friends.
Totoo, hindi diba? Naman kami pihikan. Hindi kami pihikan. Ang saya-saya na ako, partner, regaluhan mo ako ng wet tissue. Promise talaga. I am so happy. Bigyan mo ako ng body wash kahit hindi yung pinakamalaki. Masaya, kahit yung malabnaw na, yung nagamit yung kalahati. Kahit yung kalahati tubig, kalahati body wash. Tanggap pa rin yan. Happy na ako dyan, partner. Diba? Bigyan mo ako ng Sola. Depende kung saan mo binili. Kapag ka sa convenience store, mas mahal, parang aabot ng 60. Mm. Pero kapag ka sa grocery, mga 52 lang. Okay na yun. Sarap. Hindi, alam mo yan, parang nakakatuwa lang yung intro mo, Camille, na, you know, you can see right through us. Yung gets nyo kami. Diba? So, sobrang naman, kilala nyo yung tambalan. Yung karakas kami, namin. Correct. Doon kami actually natutuwa. Doon kami natutuwa. And kung bibigyan niya po kami ng regalo mamahalin, yayamanin, alam nyo naman po na bibigyan namin kayo ng bonggang airtime, diba? Oo. Ganun din nila tayo kakilala. Ganun din nila kayo kakilala. Napagtutuunan namin kayo ng pansin, mag-aalat kami ng airtime doon sa mga kaibigan o doon sa mga nagpapadala o pumupunta ng may alay. Pagpumunta dito para lang mag-picture, mag-video. Ayan. O pagbibigay namin, picture-video. Tapos, lalabas na kami. Sarap lang. Pero pag may dala, hulpahin pa nga eh. Pag may alay, yung ngiti namin hanggang ano. Oo, may usap-usapan ng konti. Tapos may paghatid pa hanggang sa labas. Uy, pero dati yun ha, hindi pa po kami pwedeng dalawin ngayon. Oo, hindi eh. Pa. Hindi pa kami pwedeng puntahan, pero yung alay nyo makakarating. Yan. Oh, not allowed pa to, sa panahon ngayon. Kami. Pero noong mga panahon na ano na welcome pa lahat, nakakapasok ang mga listeners, 'di ba? Kung mapapansin niyo, may pag ginihati dami kayo sa labas. Ganun kasi ka-special yung mga may dala. Kung hindi kayo inihati, 'di ba? Pagkatapos mag-picture, lumabas na lang kayo mag-isa. O kaya sinundo na kayo ng guard, overtime na kasi kayo. Oy, sorry lang. Nag-overstay na daw. May kasunod bang papasok? Pabigat na po kayo. Sarap lang. Nung isang araw, di ba sabi ko, part na may nagbigay sa atin ng isang bilao ng ano, may nagbigay sa akin isang bilao ng biko. Ang apakasarap. Yes. Yung ganong klase ng sarap ano, sarap. Yung matamis matamis yung ibabaw, yun yung gusto ko. Tapos may kasamang puto. May naiwan nga, kanyang ngipin yun. I'm sure. Kasi alam ko, bagong kabit yung akin eh. So, matibay yung ano nito. Matibay yung pandikit. Hindi ko sure kung kaninong ipin yung part. Maghanap tayo na medyo may edad na nakikain ng biko. Na sobrang sarap at sobrang kapal nung latik. Oo, ang paghiwa ko, sabi ko, ba't may naiwang ipin dito? Ang kapal nung latik, grabe, ang sarap. Oo, ang sarap. Oo. So, galing ano siya, kanino yun? Galing siya kay Lady. Kasi nung isang araw, nagbigay ako ng video greeting para sa kanya tita na siya, Tita Perla Medina, na nagse-celebrate ng kanyang birthday. Ayan. Oh, thank you, ha? So, thank you sa pinadala mo. At masarap na puto at masarap na ano, biko. Ang sarap ng biko. Ang kapal talaga ng latik. Yung talaga yung gusto ko kasing kapal ng mukha ko. Alam mo yun? Yung makapal na matamis. Ang sarap. Promise. Yes, so thank you. At yung kwento naman niya, partner, is that sobrang favorite niya daw po, yung tita niya, sobrang favorite tayo, dalaga pa lang, itong nag-message. Sabi niya na kapag ka may event daw tayo sa Robinsons Manila, pinupuntahan daw niya tayo. Tapos sabi niya, one time nga po nakasalubong namin kay sa supermarket, Nicole, yung tita ko na starstruck, umiyak. Yung nakita po kayo, yung ganun. So binigyan ko ng video greeting. So ayan, nagpadala. Oh, di ba? Pagka ganun. Binibigyan ng oras po yung nagpadala. Ilang minuto pinag-usapan yung puto at biko diba? Mo. Sipin mo, puto at biko lang yan. Pagka-retiat namin kung sa puto at biko. Ganun po ang appreciation namin. Di ba? Pero in fair, nagbigay ako ng video greeting even before the ally. Natuwa ako dun sa kwento eh. Natuwa totoo. Ako sa... Kaya namin kinikwento to, Camille. Kasi di ba, mas mahaba yung introduction mo tungkol sa pagmamahal mo sa tambalan, pagkakilala mo sa tambalan. Yung kwento mo about the tambalan, your tambalan story versus yung actual whirlwind romance mo na, by the way, is so cute. Di ba? Nakakatuwa na talagang... kung talagang meant kayo for each other, hindi kailangan na sobrang tagal to be together para magpakasal kayo. May ganun correct, talaga. Correct. May tinatawag na whirlwind romance. Mabalik din tayo ulit doon sa ano, doon sa mga nagdadala. Ibalik natin doon. Doon tayo magbigay tuon. Sige. Diba? Oh. Natatandaan din kayo ng tambalan. Yeah. Diba? Tambalan. May mga tao natatandaan kami. Correct. Yung talagang
hindi sila nakakalimot sa pagpaparamdam that they care for us. Ibig sabihin, present sila lagi sa FB Live. Oo. Tapos, yun, yung, basta yung hindi sila silent. Tsaka, kasi ako naniniwala ako, partner, sobrang lakas ng tambalan, ang dami lang silent. Oo. Yung mga silent po na tambalanista, kayo po ang dahilan kung ba't hindi kami nag-trending. Mm-hmm. Kayo po yun. Sa inyo po namin binibigay yung kasalanan na yan. We blame it. Masyado po kayong nananahimik. Pwede naman magingay minsan. Pwede naman magingay, di ba? Anyway, so. Di ba? Pag may dala. Natatandaan po kayo ng tambalan, totoo po yan. Nakakaalala po kami. Oo, tsaka ito, di ba? May mga kakilala tayo. Nag-umpisa lang din sa bigay-bigayan, di ba? Nagdala ng kung anong alay. Yan. Yung anak niya, naging inaanak namin. Ayan. Tapos in the long run, naging kaibigan namin. Ay, ako dun pa rin ako, so huwag niyo akong kunin, Ninang. Oo. Baka ikaw, partner. Hindi, ito, tinama. Depende sa bibigay nyo kasi. Okay. O mga puto-puto lang, pag-iisipan namin yan. Charot lang. Okay, nalang yung kamo. Sabi niya, kapal talaga ng mukha itong dalawang to. May kaibigan kami. Ay, may listener kami dati. Oo, di ba? Pumunta sa tambalan. Natuwa eh. Ah, sabi niya, di ba? Pagdating, binigyan kami pera. Yun pala, unang dati niya. Nung nabuntis yung ana, yung nabuntis ang asawa, kami na mismo ang nagpresenta. Tinali namin lahat ng prinsipyo namin tapos sa pagiging ninong at ninang, ha? Anong sabi namin, uy, ninong at ninang kami niyan, ha? Kasi naman, nag-usa na. Naman nag-usa kahit hindi naman niya tinatanong. paano naman pumunta? Oo. Pumunta siya, sabi diba? Sabi niya, mula akong dala eh. Ganyan. Sabi niya, mag-iwan na lang akong pera pang merienda. Sabi niya. Kaya binigay 3K. Oo. Ay, that time, malaki pa yung 3K. Hanggang ngayon naman, malaki yung 3K, partner. Oo. At saka, para sa amin, ha? Oo. Big deal talaga. Ako para sa akin, bigyan mo talaga ako 3K. Sabi niya, ito pang merienda, 3,000. Oo, sabi niya. 3,000. So, syempre kami dalawa ni Chuper. Ang ginawa namin, hinati namin. One sa kanya, one sa kanya, one sa akin. Tapos yung 1,000, pinaghihintay-hintayan ng buong station. Yun yung pinambili namin ng merienda. Tapos hindi pa siyempre, sa sobrang tuwa. Diba? Bumalik sa station. Mm. Tapos, yun yung bumili ng maraming album natin. Sabi niya, siyempre kaka-launch lang ng album ng tambalan. Sabi niya, makano ba yung album nyo? Oh. Sabi niya, ganito lang yung presyo. Bigyan mo ko ng 250 pieces. Di natandaan namin siya. Yun yung mga example. Ngayon, yung at ninang kami ng mga anak. Kasi di pa natapos yun eh. Di pa sa loob namin doon. Pakapala na talaga to. May kakapal pa ba sa amin? Siyempre, yun nga, natandaan natin eh. Oh. So, naging, nagkaroon ng communication na, nag-exchange numbers. Yan. Tapos sabi niya, saan kayo sa darating na, na Holy Week, yan, mga ganun tipo? Okay lang ba sa inyo? Sumama sa amin. Punta tayo ng Indonesia. Sasabi namin, we check namin ha. Kunwari, check namin. Kintaki na kami. Anong ko pa nun, sobrang payat ko pa nun, partner. I was 114 pounds. Ready na yung bikini ko. Pero hindi pa kami umuo sa kanya. Kasi kunwari, mag-iisip kami. Anong gagawin natin? Punta tayo ng Bali, Indonesia. Bali. Anong time na yun, yung Bali, ay hindi pa siya, wala pang direct flight nun eh. Bali. So parang yung mga nakakapunta lang dun, mga yayamanin. Yan. Diba? Yan. Pero makakapunta lang ka talaga kami doon, pag kami man libre sa amin. So ngayon, di ba? Tanda talaga namin siya at kaibigan na namin siya. O family friend na nga eh. Through thick and thin ito. Wow. May ganun. May pag-through thick and thin. Diba? Hindi, pero we remember tambalan stories. Yes, yung yes, most yes. importantly, we remember that. Diba? Siyempre yung mga alay, of course, hindi kami plastic. Natatandaan namin na na-appreciate po talaga namin. Pero katulad nga nung nagbigay ako ng video greeting ng libre, kahit ibayad na po kasi daw yung video greeting namin ngayon eh. Diba? Binigay ko siya kasi natuwa ako dun sa kwento. And para sa akin, kumabasa ako yan, mabasa ng tambalan, tapos mabigay namin yung video greeting. Kasi natuwa kami. So, ayan na, may tip na ha. So, kung gusto niyo po ng video greeting, dapat maganda, nakakatuwa, na-touch kami sa tambalan story niyo. Ako para sa akin,
That's a tip that I can give you. Tapos mabasa ko yan. Hindi ko yan, imposible hindi ko yan bigyan ng ano, ng pagbate. Oo, paglalaanan talaga ng panahon. Kasi nakakatuwa yung mga ganong kwento, di ba? Yung lagi kang pinupuntahan, di ba? Sa all show, tapos yung naiyak sa presensya mo. Hindi ba ito para mga kwentong mga kakaiba that will really warm your heart. And kaya namin sinasabi ito, kasi yung mga, in the same way na every morning parte kami ng buhay ninyo, kayo din po parte ng buhay namin eh. So whenever we hear tambalan stories like this, yung sinend ni Camille, like yung si Tita Perla, 'di ba, yung mga ganun, and so much more, it warms our heart. Correct, diba? Correct. Ito, alam mo yun na ang dami niyo rin binigay na magagandang kwento sa amin. Correct. Hindi lang naman kami nagbigay ng kwento sa inyo. Oo, kayo rin naman, diba, at yung actually yung kwento ng Burnay, hindi naman namin to kwento eh, kwento ng buhay po ninyo. At yun na, medium lang kami. Oo, 'di ba, thankful po talaga kami. And we say this kasi we've been together for 18 years, yung mga yes, kasama kami since 2004. 18 years na tayo. Kung halimbawa ikaw ay tambalanista namin nung 2014, from 2014 onwards, alam mo na nag-celebrate tayo ng 10th anniversary nung 2014. So I'm sure nag-memories na yan sa FB ninyo. Diba? Kasi nag-memories na yun nung ano namin nung the other day sa atin, parang March 15. Mm-hmm. Nag-memories yung 10th anniversary namin sa Sky Dome. Wow, lakas diba? Sky Dome naman. Nang tambalan, Sky yes, Dome. Yes, Sky Dome. Diba? Yung mga ganyang klaseng picture na noon, wala kaming pera noong 2004, pero ang haba na ng ano ko, earrings. Ba't ang dumi na mukha ko dyan? Ba't ang dumi na kilikili ko dyan sa picture? Hindi ko talaga matanggap ang kilikili ko madumi dyan eh. Yung mga days na yan, di ba? You were there with us. Yes, in the same yes. way that we were there for you, dun sa mga ano ng buhay ninyo, sa mga laban ng buhay ninyo, you were also there for us. Correct. And kahit na paulit-ulit at kahit cliche man pakinggan, we are nothing without our listeners, yes, without our tambalanistas. And hanggat nandiyan po kayo, we are here. Correct. Ulitin yeah. namin, kung hindi dahil sa inyo, wala din kami. At habang right. nandiyan kayo, nandito lang kami. Yes. Diba? So stay lang tayo kasi mahaba po ang buhay ng mga anak namin. Mag-aaral pa po sila sa mga exclusive school. So... So mahaba po ang laban ng gasto. So kapit-kapit lang po tayo mga tambalanista. Tama. And to Camille, thank you. Hindi na kami nag-dwell doon sa story mo kasi maganda, happy story naman yes, siya. Wala namang romance naman 'yon. Wala namang masyadong ano realization, evaluation correct, na gagawin. Correct. So it's all's well that ends well. Eh. So correct. We're happy for you and we're happy na yung intro mo tungkol sa May Wagang Burnay, yun ang lead sa amin sa topic na ito. So again, correct. Happy 18th anniversary to us. Tayo mga ang tambalan at mga tambalanista, tambalerina, tambumblebee. Yeah, lahat po tayo na nagsama-sama for the past 18 years and more. Maraming salamat po. Yarn. Happy 18th anniversary. Yes, and happy weekend mga kabisyo mamaya sa pagpapatuloy ng Facebook Live yung ating fans can. Uy, ako po si Nicole Ala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yon!